Okay, hello guys, viewers. Ngayon, mag-quick review ako about sa product na ito, yung Rumutz. Bali, ito yung third item ko or pangatlong beses ko na nagkaroon ng Rumutz. Yung first ko is 600 milliamp hour, and then yung second ko is 10 milliamp hour, and then ito yung 30. So, yung pagkabili ko nung 600, matagal na siguro mga 4 years ago yata. Katapos parang last year lang yata nasira. So ito na yung itsura niya. Yung battery niya okay pa kasi ginamit ko yung isa nito sa ano, meron akong speaker na hindi na gumagana. Inayos ko siya. Actually hindi inayos. Chinek ko and then pinalitan ko ng battery. Kasi yun yung problema niya. So far gumagana siya. So yung nasira niya lang is yung board niya, yung ganito. So, ito nga pala nabili ko ito sa ano, sa Alimol. Yung nakalagay sa box niya 30 milliamp. So binili ko siya na nasa 200 pesos lang. So hindi nagtagal nasira agad. So yung pala yung nakalagay apat lang. So yung bawat isa nito is around 2500. So around 5 lang. So niloko ko nung ano, pero nasa 200 lang talaga. So siguro ganun talaga. And then meron isa akong nabili na mini Su. So ito mga siguro 2 taon na. Yung sira pa lang so far is yung power button niya. Nawala na, nalaglag na kasi ilang beses na itong nabagsak, kaya tinate ko na, nabuksan na siya. So far gumagana naman siya, and then bumili ako ng same last year lang na ganitong power bank sa Miniso. May problema na. So depende lang sa ano, sa unit or sa ano, kung baga hindi lahat same yung quality. Okay, so far itong 30 milliampere, nung last week naghahanap ako ng power bank ng bago para sa sasakyan. Pumunta ako ng Robinson Tacloban, and then may nakita ko doon na 30 milliamp hour. So tinanong ko kung magkano, yung presyo niya is 2,500. So nagdalawang isip ako kung bibilhin ko. Sabi ko balikan ko na lang. And then nag-search ako sa ano, sa internet kung magkano ito online. So nakita ko sa Lazada, yung presyo niya is 1,100. So hindi ko na binalikan dun sa Robinson, na in-order ko na lang online kasi malaki yung difference nila. And then sa shipping, nasa 100 lang. Yung total na binayaran ko is 1,219 yata. So ngayon, eto, sinacharge ko na siya. Nung dumating siya, 2 bars pa lang. So ngayon, nasa 3 bars na. And then hindi na magtatagal at magpupuno siya. So yung bigat niya is around 617 grams. Medyo mabigat siya. Hindi siya talaga ano, yung dadalhin-dalhin mo everyday, mga ganun. Binili ko lang to kasi yung gamit ko is para sasakyan. Yung sasakyan ko kasi hindi pala pwedeng lagyan ng ano, ng sound system kasi, or yung ano, hindi pa pwedeng galawin kasi under warranty pa. So yung ginawa ko is bumili ako online nung malaking Bluetooth speaker, and then yun yung plano kong ilagay lang muna, and then ito yung magpa-power sa kanya. Okay. So about sa quality ng Rumutz. So far matibay siya compare sa ibang mga ano, brand na na-try ko. Marami na akong na-try na brand na ano, na mula nang lumabas yung mga power bank. So far dito ako nag-stick sa Rumutz kasi
kung original yung mabibili mo, makikita mo yung plastic or yung cover niya, yung pagkagawa, matibay talaga. And then, ito, ilang beses na itong bumagsak, so far, walang problema. So far, wala akong na-encounter na issue. Kung kung makikita lang, marami ng ano, mag-gas-gas yung mga, dahil sa nababagsak siya, nabibitawan. So far, okay siya, walang problema. Yung first rumus ko, ganun din, ilang beses na yun nabagsak, and then ilang taon na, 4 years na yata, 3 years, and then last year lang nasira. So, yun. So far, ito yung brand na tumatagal sa akin. Medyo mabigat nga lang. Pero, kasi pag sinabi nilang 600 milliamp hour, 600 talaga siya. Hindi tulad nung eto nabili ko na iba or ibang brand. Nanluloko sila. Hindi actual yung naka-ano. Let's say, tulad nga nito, yung nakalagay niya is 30,000 milliamp hour, pero yung laman niya apat lang na battery, and then nasira agad. Although barato, mura siya, minsan pasensya na, minsan nagwawaray talaga ako. Okay, so far, yun nga, recommended ko talaga yung ano, yung Rumus na ano, na power bank, basta original yung hanapin nyo. Kasi although hindi pa ako nakatry na or nakahanap ng ako, nakahanap pa ng naka-encounter ng fake na Rumus. Syempre hindi natin alam, marami kasing mga fake din na lumalabas. And then yung advice ko lang is kung bibili kayo online, basahin niyo muna yung ano, yung review sa product. Kasi mamaya pag nakita niyo mura, pinurchase niyo, siguro mura yun kasi defective na. So, actually, naka-encounter na ako ng ganyan. Nag-order ako online. And then, nung dumating, sira. So, mahirap pa naman magsauli sa kanila. Yung problem, okay lang kung maisasauli nyo. Yun nga lang, hassle. So, kung mag-order kayo online, make sure na ma-check nyo. So, yun lang. Salamat sa pag-view, salamat sa time nyo. And then kung hindi masakit sa inyo, pwede nyo i-click yung subscribe, and then click yung bell para kung meron akong bagong ano video, ma-inform kayo. So, salamat. Thank you.